Imposible kayang baguhin agos ng buhay natin. Mahirap ang mangarap, pero wag kang kukurap. Posible pang totohanin. Magandang umaga mga idol. Welcome back muli sa ating Munting Channel, Provinciano Co. TV. So mga idol, ang ating topic sa umagang ito ay ang ating solar panel mga idol. So papakita ko muna sa inyo ang ating setup ng ating solar panel. So ayan mga idol ang setup ng ating solar panel. Ang problema natin ngayon mga idol ay maulan. So may solusyon dyan mga idol. Ito ang solusyon natin dyan mga idol. So yan mga idol oh. Makulimlim ang panahon at umuulan-ulan pa pero mahina na. Pero hindi natin naaasahan ang magandang pagsikat ng araw sa buong maghapon na ito. So ang solusyon natin mga idol ay ito. Ayan ang ating mahiwagang motorsiklo. Oh my God! Hello mga idol. So hindi natin nagagamit yung ating solar. Hindi tayo makapag-produce ng mga magandang kuryente galing sa ating solar panel. Yung pala, ayun po ang ating solar panel mga idol. Hindi makita dito tayo. Kabila. So ayan ang ating solar panel mga idol. 100 watts na solar panel. So hindi natin masyado mapapakinabangan ngayon yung ating solar panel, kaya ang sagot sa ating problema mga idol ay ito. Itong motorsiklo. So ito, kita niyo tong wire na to mga idol. Wire to ng dating linya namin ng Anico o ng Meralco mga idol. So dahil kami ay nakikikabit lang dati sa kuan, nagka-submeter kami dati sa aming kapitbahay, ay ang ginawa ko, pinatanggal ko na mga idol dahil nakabili naman ako ng solar panel. So at may mga iba pang problema kung bakit hindi ako makabitan ng kuryente galing sa Anico. So pansamantala nag solar panel na lang muna ako. So itong wire na ito ngayon, pumutol lang ako mga idol, pumutol lang ako dun sa dati namin linya kasi wala akong magandang wire o malaking wire para sa gagamitin kong supply papunta sa loob ng bahay, at wala akong mahaba-habang wire, so ito na lang muna ginamit ko. Ayan mga idol, ito yung habang umaandar yung motor mga idol, siniris ko siya mga idol dito sa motorsiklo mga idol. Ingat lang po mga idol, at baka kung gagawin nyo to mga idol, doble ingat lang dahil baka mag-short yung wire. So ito, bibilang ko ng alligator clip to, para once na gagamitin ko uli ay madali na akong makapag jumper. So ito yung linya na yung mga idol. Ayan, ang motor natin na under pa. Nagcha-charge siya mga idol. Kukuha lang tayong tester mga idol. So ayan mga idol, may tester tayo. Automatic naman itong ating tester eh. So ito, ito negative mga idol no. Kakabit lang natin ito dito. Tapos itong positive. Ayan. So ayan mga idol, yung kanyang charging 13.3
Basta naglalaro siya sa 13 volts mga idol. Kasi medyo kwan. So habang 13 dito mga idol, tatakbo yan doon sa loob ng bahay. So pagdating dito mga idol, ito na yung linya. So hindi ko pa naayos to kasi biglaan lang tong kuan, hindi ko napaghandaan, wala akong kuryente, buong magdamag dahil nga hindi na charge kahapon, ilang araw nang nag-uulan, hindi ako nakapag full charge ng battery. So ating gabi namamatayan na kami ng kuryente, wala na kami ilaw. So ginawa ko na lang paraan ngayong umaga to para magkaroon kami ng kuryente ngayon buong maghapon. So dito mga idol, ang kuryente niya dito ay 12.77. So nagkakaroon siya ng voltage drop mga idol. Pero makakapag-charge pa rin yan mga idol dahil habang tumatagal, nag-charge yan. So kasi kaya ganun, may ginagamit na tayong kuryente dito mga idol. Gumagana na itong power inverter natin. Habang gumagamit tayo ng power inverter mga idol, nakakapag-charge tayo ng ating power bank na lithium. Ayan mga idol, oh. Kanina 11 volts lang yan mga idol. Ayan. Ngayon nasa 12.5 na. So paunti-unti lang mag-charge yan. At wala mang problema mga idol dahil may nakalagay na BMS yan mga idol, para pare-parehas ang mapuno sabay-sabay yung kuan, magkaroon ng equal na sabay na pag-charge yung ating bawat battery cell. So ayan mga idol, gumagana yung ating kuan. Ayan o, ayan yung ilaw o, gumagana yung ating power inverter. So ito yung linya papunta dito sa outlet. Ayan mga idol. So ito, nag-charge ako ng cellphone. Ito power bank mga idol, sinacharge ko yung power bank para meron akong kuryente in case na magkaroon pa ng mas mahabang tag-ulan. Pag halimbawa malobat yung battery namin at hindi siya ma-full charge, yung power bank ay magagamit natin. So tapos ito mga cellphone, tatlong cellphone ang sinacharge namin dito mga idol sabay-sabay. So nagagamit natin yung kuryente na harvest natin galing sa motorsiklo. At habang nag-charge din tayo ng ating power bank ng ating solar setup, kasi wala naman tayong solar ngayon, so para-paraan lang yan mga idol, diskarte. Sabi nga ng ating mga magagaling na mga kababayan na kailangan lang natin ng diskarte para mabuhay. So ganun din ang ginagawa natin, diskarte lang para magkaroon ng kuryente. So hanggang dito na lang mga idol. Senior ko lang kung pwede bang mapakinabangan natin yung ating solar setup habang nagtag-ulan. So mapapakinabangan naman natin siya mga idol, makakapag-harvest naman tayo ng kuryente, pero hindi ganun kalaki ang na-harvest natin. So para mas mapakinabangan natin, kung mayroon naman tayo sasakyan sa kuan, sa ating tahanan o motorsiklo, at yun ay pwede natin magamit pansamantala. Pwede natin magamit yun pan-charge o sa ilaw, basta't meron lang tayong inverter mga idol. So hanggang dito na lang mga idol, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po. God bless. God first.